Good day everyone! Gusto ko lang po magbigay ng tips kung paano mag-apply papuntang abroad, lalo na po sa mga mag-a-apply na TH papuntang Middle East. Ito po yung mga kailangan natin gawin. Base sa experience ko nung mag-apply ako ay naghanap ako ng legal agency or legit agency under POEA license. So, paano ko malalaman na under POEA license yun? Sinearch ko siya sa Google or Chrome kung nandun yung pangalan niya. At okay yung agency, legit siya kasi nandun siya sa POEA list. So, pinutahan ko yung agency. Tinanong ko kung ano yung mga need na requirements. So, yun, binigay sa akin yung mga kailangan ko requirements. And since sa Middle East ako mag-a-apply bilang DHI, syempre free lahat. Simula sa pag-medical, passport, as in lahat. So, ang una ko inasikaso doon ay, pinasikaso sa akin ay medical. Tapos, pangalawa, passporting, tapos pangatlo, OWA and PDOS. Pang-apat naman, pinapirma na ako ng kontrata ko. Tapos pang-lima, biometrics. Pang-anim is yung TESDA. Tapos, pang-pito, yung OECN ticket. Pag meron ka ng OECN ticket, is kinabukasan kailang magpa-pregnancy test ka na kasi ready to flight ka na. So, sa medical, ang kailangan natin sa medical is laboratory sa dugo, ihi at dumi. Tapos sa x-ray, physical examination, dental, neurologist, optal, tsaka pupunta rin tayo sa nurse para sa ating timbang at tsaka sa BP. So, kailangan naman natin sa passporting is yung magpapa-appointment muna yung ating agency, tapos pupunta natin yung schedule na nakalaan sa atin. Sa OWA naman ng PDOS, nun po tayo mag-aaral ng lingwahe ng bansa na pupunta natin at yung kultura nila. Pag ikaw ay nakapasa sa OWA, makukuha mong certification ay ganito. Kuha ka na ito. Information sheet. Tapos yung sa kontrata naman, nakasaad dito yung address ng employers mo, yung address mo. Tapos syempre, bago ka pumirma ng kontrata, babasahin mo muna lahat yan para maunawaan mo kung ano yung nakasaad sa kontrata. Para pagpunta mo ng bansang pupuntahan mo, alam mo kung ano yung mga dapat mong gawin. Ganito. Biometrics naman, ayun, pipicturan ka nila pagdating doon, tapos yung fingerprints mo, i-record din through computer. Tapos, TESDA. Ayan, 2 days training yan sa TESDA. Tapos, 1 day assessment. Kailangan maipasa mo yan. Pag naipasa mo na yan, meron ka ng ganito. In situ certificate. Tapos, OEC naman and ticket. So, pag okay ka na sa lahat ng requirements mo, kailangan mo ng OEC. Yan, agency ko na nag-asikaso na ito. Tapos, ticket. Ito yun. Palipad na kinabukasan. Kaya nagpa-pregnancy test na ako. So, yun lang po. Sana po nakatulong sa mga mag-a-apply abroad. Lalo na po sa mga mag-a-apply bilang helper sa Middle East. Thank you very much. Mabuhay po lahat ng OFW.